Hi guys, magandang araw sa ating lahat, sa mga kasamahan ko sa Samahan ng Mekaniko ng Pilipinas. Magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw guys, may gagawin tayo. Tayo ay magkakabit ng clutch master ng Huo 371. So mamaya sa dulo ng aking video ito, magsha-shoutout tayo. So tara guys, samahan nyo ako. So ito yung ano, clutch master assembly. So bali ito yung tangke ng brake fluid. So dito tayo maglalagay ng brake fluid. Tapos dito ito sa dulong ito may lalagay tayo dito ng fitting para doon sa hose. So unahin muna natin siya, ikakabit yung fitting dito pagka naikabit na natin ito doon sa itaas para hindi na tayo mahirapan magkumagkontra pa para higpitan. So ngayon guys, kailangan may kasama ka na mahahawak nito sa ibaba kasi doon sa loob yung tornilyuhan yan. Yan, yan. Allen wrench yan na dalawang piraso. Yung ulo ng tornilyo, Allen wrench na 6mm. So kailangan may hahawak talaga nito sa baba. Hindi pwedeng wala eh. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ito siya ikabit. So kakabit mo to siya guys, kailangan yung dalawang butas na yan. Ito, yan, nakasintro siya dito. Dito din sa itaas niya. Tapos ito yung rod nung pedal. Kailangan nakashoot to siya dito sa butas nung piston ng ating clutch master. So kailangan hahawakan siya dito sa baba. Yan. Tapos isisintro yan doon. So ngayon, naghanap ako ng kasama para may hahawak ng dito, may didiin. Yan, nakaganyan. So, sige to, diinan mo nga dito. Yan, ganyan mo lang siya ha, yung ano. Jay, angat mo to. Sige pa. Kunti pa. Ito yung dalawang Allen wrench bolt niya na number 6 na higitan niya. Sige. Ayan na. Tukutin.
ito yung fitting niya. So, huwag nyo kakalimutan to guys. Pag nagkabit kayo, huwag nyo kakalimutan to yung tanso na bronze washer niya dyan. Oh. Kailangan meron talaga dyan para hindi tumagas yung brake fluid. Ayan. Dyan. Yan siya. Tapos higpitan mo siya ng number 19. Ito. Ayan o. Number 19. Yan. Higpitan na siya ng tama. Tapos ito, hindi nyo pa to siya ikakabit kasi bubumbahin pa doon sa taas pagka tumigas, tsaka nyo to siya ikabit para magkaroon na ng pressure papunta doon sa hydro booster niya sa ibaba. So ngayon maglalagay tayo ng brake fluid dito sa reservoir niya, sa tanke niya. Kailangan tanggalin mo itong kanyang cap. Meron to siyang rubber eh. Oh. Ito yan, para hindi matapon yung brake fluid. Tapos pwede mo muna to siya na idugso yan, para hindi matapon yung fluid na ilalagay natin. Ganyan. Tapos maglalagay na tayo dito sa lagayan niya. Ayan o. Huwag mo siyang masyadong punong-puno. Ayan. Tama lang muna. Dadagdagan na lang mamaya ulit. Tapos papabumba mo siya dun sa taas para magkaroon ng pressure dito sa baba bago to siya tuluyang idudugtong papunta doon sa hydro booster niya sa baba. Hindi ka mawawala kasi yung hase niya kapag hindi to magkaroon ng pressure muna dito bago pumunta doon, tapos ibibleed doon sa ibaba. Okay, bomba. Sige, matigas? Hindi. Di pa, sige, bomba mo lang. Malambot pa. Kaya ko pa pigilan, mamaya pagka hindi na kayang pigilan. Sige, bok, bomba. Sige, kaya pa. Sige, op. Matigas na. Yun. Sige, bumba. Malambot. Sige. Titigas din yan. Tigas na eh. Sige. Kailangan mo kasi siya pasiritin muna dito para bago magkaroon siya ng pressure yung brake fluid sa loob ng hose papunta sa hydro booster. Okay, bumba lang.
kayo ngayon. Okay, kambyo! Yan, pumasok ang kambyo niya guys, oh. Nung pushrod at saka nitong fork ng ating release bearing. So kung makambyo na yan siya, yan o, so i-bleed ko pa ng konti. I-bleed ko ng konti. So yun guys, natapos na tayo magkabit ng clutch master ng Howo 371 at na-testing na rin naman natin at saka okay. So yun guys, sana may nakuha kayong mga idea at saka technique kung paano ang pagkabit ng clutch master ng Howo 371. So guys, gusto ko nga pala mag shoutout, no? Shoutout kay Elver Channel Kaloads, maraming salamat sa suporta at saka sa kay Vincent Hervias at saka kay Rene Takadao ng Guimaras, maraming salamat. So noong madamugin niyo salamat, kagalong lang kamo pirme, kag God bless gid sa aton, madamugin niyo salamat ha. At sa mga nagsusuporta sa akin at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang din ang aking YouTube channel at saka paki-press ng notification bell para maging updated pa po kayo sa mga videos natin gagawin na makakatulong po sa atin. So maraming salamat, ingat po tayo palagi, God bless.